Kaya ako na linisin to pag nandun na ako sa ano, Vancouver. Temperature 23 minus 23. Lilinisin natin para mas sigurado. Lininis ko na rin kanina to eh. Para hindi na bumagsak doon, bawasan lang natin. Ah, nandiyan yung ano, pero pang ano yan, malinis to para makita tayo. Alright you guys, good morning, good morning, good morning. At nandito tayo ngayon sa truck stop here, check brake, steep hill ahead. Mga 19 kilometer ang kalusong na to. Perform muna ako ng 6-pack full brake application. Tapos bababa tayo doon. Kasama ng weather guys. Tapos build RPM. Tasin natin yung hangin natin. Tapos another 3 pump ulit. Tapos pilapan ko yung aking ano, workflow. Matunayan nagperform tayo dito ngayon ng brake check. Babayin natin, check natin ang gulong, temperature, at yung mga ilaw natin doon linisin natin para sa ganun eh makita nila kung tumatakbo tayo o nakahinto. Tara. Alright, tara. Babayin natin. Check natin yung magulong. Linisin natin yung ano, ilaw. Saan yung martilyo natin? Ayun, ang martilyo. Yun. Akyatin natin yung ano, daming ano, isno. Tsaka ako na linisin to pag nandun na ako sa ano, Vancouver. Temperature 23 minus 23 ang set point, minus 23.6 ang box Celsius. Yan. Linis naman. Gandang tigas dito yung ilaw, malinis. Oh, malamig guys, gandang tigas, ayos. Gandang tigas, lilinisin natin para mas sigurado. Lininis ko na rin kanina to eh. Para hindi na bumagsak doon, bawasan lang natin.
Ayan, nandyan yung ano, pero pang ano yan. Malinis to, para makita tayo. Ilaw. Safety, safety ba? Kailangan linisin natin. Kasi ito safety to eh. A safety concern. Yan. 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 And then, good luck. Yan. Tigas-tigas. Brake check. Pull pa. Tignan natin ang loob. Marami pa. Punong-puno. Ilaw, lahat gumagana yan. Lights. Ready na. Let's go. Let's go guys. Lagay ko lang yung temperature reading ko. Work. Compost. Minus 22 ang set point Celsius. Ang box is minus 23 Celsius. Continuous mode. Phase mode. Okay. Yun. So lagyan na natin ang sarili natin ng you have 7 hours and 21 minutes of remaining drive time. Okay. You have 7 hours and 21 minutes of remaining drive time. Alright guys, tara! At i-deal natin itong 19 kilometer na palusong na to. Matindi ang snowan guys, matindi. 19 kilometer palusong. Ay, yung mga to, linis din ng kanilang mga ano, kailangan yan. Importante, ilaw mo na yan. Kailangan mo linisin. Steep grade. Madulas to. Mas lalo na kaganina nung ano ako, nagsimula ako kanina umaga, maaga. Alas 4 pa lang, nag-drive na ako guys kasi nahabol ko yung ano, yung weather eh. Ano, 18 kilometer na palusong. Nahabol ko yung ano eh, yung weather.
sa gear 9, tapos in-engage ko na yung engine brake niya, naka-full engine brake siya, number 3. Tapos dadagdagan ko pa siya ng ano, ng mud or snow yung traction control niya. I-engage ko na rin para sa ganun mas makapit tayo kapag ka nag-preno tayo. Tapos maya-maya pag tumatay ako sa lusungan, i-engage ko na rin yung interwheel lock niya. Ito, delikado ito eh. Tandaan na ito eh. Lalo pag istong na nito. Tapos kapag tumataas yung RPM natin, pitik-pitikan lang natin ng ano, ng trailer brake. Trailer natin ang pagagawanahin natin sa pagpreno. Yan guys, pag tumataas yung ating RPM, dalhin natin ng konting itong trailer brake. Ayan, RPM na. Yung traction control niya, in-engage ko na. Pitik-pitikan lang natin. Ilagay ko na rin yung aking ano, hazard on para malaman nila na nagbababagal ako. Matulid pa rin sila. Wala tayong magagawa yan. Sanayan lang nila, sanayan lang sa bundok eh. Pero pagka nagka-aberya, nadulas sila, nagpanik sila, wala na ano, it's too late ka na diyan. Naka-manual lang ako. Gear 9, traction controlling gates, tapos yung tatlong ano, number 3 ko na yung engine brake. Ang paglusong, patience lang, hindi mo kailangan bilisan. Lalo pag sa snow guys, nako po. Napakatinding ano yan, kalaban yan ng tracker dito sa Canada, ganun din sa US. May mga ano naman dyan, may mga ang tawag nito yung runaway lane. Pagka naubusan ka ng preno, pasukin mo yun. Bababa kang ganun, papakyat na ganun para huminto ka sa taas. Ang problema yung mga load mo, kung mapapababang ganun, load mo sa likod, maglalabasan, delikado yun. Mahirap din kunin yung runaway line na yan eh. Marami ring problema yan. Kapag ka pinasok mo ang runaway line. Kaya kailangan yung pagbaba mo, kailangan naka-prepare ka yung approach mo. Ito, kailangan natin sigurong lagpasan to. Kaya nang kaya natin lagpasan itong isang to. Mabigat ang karga nito eh, 4 lumber. Kahoy yan. Patience is the key, sabi nila. Paglulusong.
Ito may malulu, ito palusong na naman ito dito, yun. Runaway ramp 3 km ahead right side. Itong yield maayos din to eh, nagbibigay din siya ng mga notification na ganyan eh, para ma-notify ka eh. Lalo pag madulas na gano'n, mas magmamatuling ka. Nako po. Ano yung sinasabi niya oh. 100 meter runaway lane. Kapag ka hindi na kumagat ang preno mo, pwede mo nang paghanda ng pagpasok mo sa runaway lane na yan. Ayan. Pasukin mo yan pagka naubusan ka ng ano, ng preno. Runaway lane doon hanggang doon sa taas, hanggang sa huminto ka ron. Tapos meron pa ulit dito 1200 meter next runaway lane. Sunod-sunod yan. Ito palusong ulit. Mahaba to guys, 18 ano to eh. 19 kilometer in total eh, hanggang doon sa may Mirit. Fine, runaway 500 meter. Ayun. Tatakbo ka siguro ng almost ano yan, liman masagad siguro itong takbo ng truck eh. Kapag wala kang preno, papunta ka ron. Yan, runaway lane. Yan, malapit na tayo sa baba guys. Hindi ako masyadong gumamit ng preno. Ayun talaga. Maingat, maigi ng nag-iingat. At least ang importante matagal man, sigurado. Slowly but surely. Sabi nila, ang importante pagdating mo sa baba, nakatayo ang tractor at saka trailer mo. Hindi yung di ka pa nakakarating dun. Nako, na-ditch ka na, wala na, lalo kang matitingga dyan. Lalo na pag mabigat ang karga mo. Daan lang para siguradong makakarating tayo dun sa paruroonan.
pa dun sa banda ron. Malusong. Lusungan. Ito na yung pinakauling lusong, tapos andun na tayo sa Merit, sa Babaron. Tapos na itong lusong na to, wala na. Aakyat naman ngayon yan, aahon na naman. Ay, mahihirapan na naman ang truck natin yan. Compact snow, slippery and slushy, sabi niya. Gandaan din dito sa truck natin guys, malakas ang engine brake. Yon. Nandito na tayo sa medyo maliwaliwanag konti. Wala nang ano rito, hindi na masyado, doon na lang sa banda ron. Road information, Highway 1 open, Highway 5 open, 97C open. Lahat sila bukas. Merit. Ayan na, Merit na. Nandito na tayo. Next to exit. Merit. Merit, British Columbia. Guys, ayan, sabi niya rito, Kamloops or Kelowna and Vancouver. Alisin ko na yung traction control niya. Dito na tayo sa baba. Tapos aahon na lang ulit doon. Alright you guys, hanggang sa muli no. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa mga video vlog natin. At ako'y magpo-focus muna sa pagmamaneho. At least nakita natin yung palusong doon. Peace up guys. Ingat kayo lagi. Bye.
Bye. Lakay, Pinoy Trucker.